4 minutes lang ata tinagal mo, no? Wala ka nang na-type. Ibig sabihin, parang buong gabi ang iniisip ng dalawang teams natin kung paano ko kontrahin yung isa. Pinaghandaang mabuti dahil eto na ang unang hakbang para sa pagsubok ni Karorito at Liquid Echo against PU, Mr. Angelo Kyle and Falcons AP Bren. Papakitaan tayo ng dalawang healing type, utility support roam. Parang Rafaela versus Valerie. O parang in-expect natin more on na setup talaga. Poke lang, di ba? Ayan o, parang pala brawl agad. Kita mo, nagbo-brawl agad sa mid lane, Chantelo. Ganun ka-importante na ba zone yung nasa may mid lane? Kita mo pa, yung isa healing-healing, ang dami, may mga poke-poke pa. Mahirap talaga kapag ka nabigyan ka rin talaga pag nasa gitna ka kasi yan yung crucial na unang gusto mo mag-level 4. Oo, gusto mo clear mo agad yan eh. Pag mid lane ka, gusto mo ikaw ang ultimate clearer. Oo, oh, nasa clear. Samantala dun sa may top lane naman, pagandahan ng lane control between two teams. So nakita natin dito si Sanford na nilalayo or hindi niya pinapa-XP si Flap. Oo. Nakalang galingan ni Flap dito. Siguro usually nagtatawag na ng mga teammates this time. Ayan, try to pupunta sa top. Diyan si Kyle. Niretri. Oh, kailangan din kasi diyan di ba parang usually di ba before a turtle dito nagkakaroon ng team fight sa may XP lane or kung saan magsuspon. One time ay na-interview ko si si Sanford at sinabi niya mismo sa akin na nung last time na laban nila against sa AP Bren, that was game number 5, pina-rate ko sa kanya, kumusta laban mo? Sabi niya, Kuya Manjin, 10 out of 10 kasi kabado 20 talaga ako noon eh, kasi hindi ko rin alam kung mananalo kami. Parang ganoon ang sinabi niya kung ano-ano na pinagsasabi ko na call. Oo, parang ano na siya dito, parang dumating na sa point na kailangan yung emotions niya ay talagang sabihin na natin maway niya na fall in line muna. Oo. Dito sa taas. Maging sila, maging siya mismo ay dinadoubt. Ito na nga yata yung kaba na sinasabi natin. Dito na si Welcome Agadar ang Astral Echo. Pero magunan mga players, wala ka lang buhay doon. Tinawag na yung Dragon. Ginamit pa yung Blinker kaya first blood. Pero may bawi na din man. Grabe yung sagutan ng mga teams natin. Meron pa suntok para sa suntok. Pero buhay pa rin si Kyle DC, Ogwen and Pew. Jungle sa XP lane ang naging trade doon. Sanji with the last hit. May kakaibang angle na ginawa si Mr. Sanji. Oo, tapos ang kinopay niya na Vayan. Na no-chase din kasi siya. Namatay yung dragon bago siya mag-level 4. So no ultimates dun sa majority ng ating mga players. So paunaano na makapunta sa turtle. Count easy, prioritizing na kunin yung kanyang purple. Oo. Ang bibitawan niya muna kasi kailangan nila kunin dito. And may speed up naman kasi. Pasok, Sanford. Merong pag-poke doon sa tatong miyembro ng Falcons AP Bren. Pero Liquid Echo pa rin ang makakakuha ng pagong. Sa amount ng mga pagong dance, sa mga turtle takes na napanood natin sa MLBB Esports, malamang isa sa mga pinakamataas dyan na panalo na win rate ay nasa kupunan ng Liquid Echo. Na-master na nila to. Alam ko, ikaw, Mr. Wolf, masasabi mo na napakahirap gawin ng mastery kung maghihiro ka ba o magta-turtle ka. Then again, Liquid Echo, unang turtle na laro. Parang depende din sa sitwasyon talaga eh, no? Kung may malapit ba na hero or mabilis ba talagang makakasecure ng kill. But yan, parang ano muna, pabugso-bugso muna dito yung ginagawa ng ating dalawang teams. Parang ang sabi mo kanina, eyeball ay kung may community hub. Dito, ito yung community hub nila. Gera na kagad. Dilipat sila this time sa my gold lane. Parehas level 5, Super Marco at Benny Cutie. Sobra naman to. Parehas yung galaw, parehas yung pattern. Yung mirror lang yung dalawang teams natin. So this will be a very very tight match. Parang halos parehas din yung approach ng dalawang teams. Nakita natin dalawang support. Doon sa kanilang roamers, yung XP laners nila pang one-hit combo ng mga marksman or ng mga mages. Yan yung, di ba, tema ng Yuzhong. Tsaka pakita gusto nilang mang one-hit one-hit delete, yeah. Pero ito yata yung one-hit delete na sinasabi hindi naramdaman na meron palang kasama si Benny Cutie sa baba. Matindi yung taunt. Sobrang bilis. Sobra naman yung bilis ni Karorito Balag. Bag yung taunt. Tapos hindi na nga tumama yung bubble doon. That is a crucial kill kahit pa paano para kay Mr. Benny Cutie. Kasi siya pa ang nakakuha ng bonus doon. So may extra gold siya for sure. Pero ang tapang ni Carl, ni Carl. Oo, talaga nga nang babalagbag siya early this game dahil lahat ng mga nakakasalubong niya ay binibitawan niya rin ng skills. Pero medyo nahihirapan ngayon mag-rotate yung side ng Falcons AP Bren. Even Flop TC dito sa top lane. Tignan natin na ang tema para sa dalawang teams ay maupo sa may late game sa 3 items na yung kanilang mga heroes. Pero para masasabi ko dito para sa dalawang teams, mauuna ata mag-power spike itong Team Liquid Echo. Yeah.
knowing na meron silang Benny Cutie Roger na may one kill na. Pero si Pew makakalasit ng turtle. Yun yung dragon, no? Oo, napanood na natin yun sa mga ibang games nila. Parang talagang saktong-sakto sa Sargo. Pero hindi papayag dito ang Team Liquid Echo. Meron dito na swelga para kay Kyle Beasy. Tinawag na rin yung dragon. Pero pag power chip yung makukuha nila. At double kill mga para kay Flock. DC! Call! DC! Para sa triple kill ng dating kapatid na DC! Lumabas ang dragon! Pero si Flock ngayon may iwan. Kinakalmot! Kinakalmot muna si Benny Cutie. Pero aalis! Si Benny! Doon sumisigaw ang Hive, the first team fight na makikita natin ay mapupunta sa kanila. Pero Benny! Ay, di ba tapos! Hindi pa pala tapos! At dahil dyan, lamang ang Falcon Safety Bren! Jabated si Benny Cutie all because of the healing galing na meron si Master Ogwen. With this, naging mataas ang gold swing. And for sure, may extra item na makukuha dito ang lahat ng players ng AP Bren. Ito yung ayaw na paglaruan ng isang Roger. Gusto niya laging dire-diretso yung mga kills niya. And this is the reason why Falcon Safety Bren went in for the Rafaela. Naubusan na rin kasi yung mga valid na sustained heroes natin, di ba? Wala na Matilda, wala na yung mga Minotaur. So parang humugot ng malalim yung sila Daki and si Coach Robert to get this Rafaela na nakita natin nung ginoshot sila ng Team Liquid PH. Nag-flicker out lang si Ogwen, tapos punish afterwards. Goods na goods, goods na goods. At nagtabi-tabi pa sila dun kanina, kaya tumama yung passive ng isang Moskov. Tumatagos yung kada karayom na binabato niya with that Spear of Destruction teleport. And with this, ang laki ng swing, no? Biglang na-control ng Falcon sa AP Bren yung mapa. Grabe sinabi mo dito, well, parang yung na-realize ng Falcon sa AP Bren. Huwag na tayo mag-setter-setter. Punta na tayo dun sa Plus Gaming. Punta na tayo dun sa Healing Gaming. Mahilig din kasi mag-set naman yung Team Liquid Echo. So, gagawin na lang nila is counter na lang natin, initiate natin. So, yung mga heroes nila dito built para sa mga counter initiation. So, dyan yung use of ng pwedeng playstyle mo. Ikaw muna, pero pwede rin naman na ikaw yung ka-counter with your Petrify. Okay. And then yung Moscow variant, nakita natin na madakas yung impact. Kumakapal kasi yung mga hitbox ng mga kalaban. Yes, here we go. Dragon mo! Retrico! Sino nga ba talaga makaka-retri dito sa ating laban? Pero hero pala yata ang gusto nilang gawin. Dito na swell ng Kyle DC habang sa may patalikod. Si Pew, makukuha nila. Sederation pa kay Kyle DC dito ngayon. Ang presence natin di tatama doon. Pero nga lang Hardin si makakakuha pa rin ng kill. At si Saji, isama mo na si Sanford sa ilalim ng Tore. Pero Flop, DC, shutdown na para sa kanila. And a double kill para kay Benny Cutie. This time ay nakabawi ang Team Liquid Echo, the Cavalry. Ang layo ng Trinabel time ni Benny Cutie. Yung buong Zapote Road ay kanyang Trinabel para makuha yung double kill na yun. Ganda na pinakita dun ng Team Liquid Echo. Merong play dun si Saji na hinarangan niya yung Star Shatter ni Pew. So dalawa yung na-achieve. Nahanap din ako nasa si Pew, tapos napigilan pa yung retry damage sana. Okay. Kamunti ka na. Faker. Pindot na pindot. Si Carlo Tizzi, Super Marco with a dodge. Pero ganun ka-confident si Caro Rito on that appraiser's rat in the mid lane with a snap na ibawi ng Liquid Echo. Tumabla na naman ang laro. Eight minutes na, pero pantay na ulit yung laban natin. Tsaka doon may kita na napaka-importante talaga ng middle lane. Ginamit pa dito yung Spear of Destruction para talagang umahapot din doon na si Super Marco sa may gitna. And kung titignan mo yung maling laban na yun, si 4D, hinahanap niya talaga si Angelo. Hinahanap niya si Pew. Oo nga. Lumawak yung camera. Nakita mo, nag-zoom out. Kasi yung mga Astral Recall dito ay talagang nagagamit ng side ng Falcons AP Bren. At mukhang sanib-sanib muna. Parang kakaibang trade na gusto gawin dito ng Team Liquid Echo. Okay. Pero naka-ready ang AP Bren para dumipensa. Yeah. Hindi pa rin binibigay ang mid lane dito. Basag ang mid ng Liquid Echo. AP Bren for sure ang pwedeng magdikta kung saan ang laban dahil dyan sa butas na mid lane na yan. Pero yung Team Liquid, masaya sila kasi nag-commit ng dragon itong si Flap Tizzy with the upcoming turtle. Pero yung turtle naging lord. Ay, naku, binigay na lang. Binigay. So parang siguro calculated yun ni Flap Tizzy na hindi naman siguro lalaban yan anytime soon kasi biglang naging lord eh. Parang malaki yung difference ng turtle pa lang siya tsaka ng lord na siya ngayon. So hindi pwedeng i-burst ng Team Liquid. Pero sabi dito ni Caro Rito, saglit lang. Walang dragon. Walang dragon, laban pa rin. 20K ang kinukol dito ni Caro Rito. Parang pwede yatang dumiretso dito yung dalawang teams natin at nakaabang for the retry.
Astral Echo ay ginamit na. At matagal na magsisimula ang ating teamfight. Talagang pinagdedesisyonan muna nila. Pero retribution para kay Carl TC. Pero dito ginamit nito na welcome. Heal. Pero makakatakas pa rin dahil doon sa mga healing nga. Napakatang knock-up para kay Sanford. Kaya mabibili na umalis. Pero may bawi din si Flav TC. Merong stun para sa kanya. Pero wala siya kasama. Kaya naman mamapatay sa kamay dito ni Sanford. 27 seconds down. Si Flav TC ang tapang ng Liquid Echo. Oo, tropang napilitan yung Falcon Safety Bread kasi yung move nila dun sa top meant na may magde-defend dun sa mid na mag-isa lang. Si Flappy nag-defend ng mid lane na Torre. Ginamit niya yung kanyang ultimate and then dun sa upcoming na Lord teamfight, nakita natin Liquid na pwede nilang i-go yung Lord kasi alam nila walang Dragon. Si Flappy si napilitan na gamitin yung Petri na combo lang yung patalon. Imbis na i-delay nila, no? Imbis na i-delay na lalaban na lang daw to. Dito na swelgo! Pero hindi yata nila mali-delay dito. Akan lang pag-defensa. Napagandang damage dito. Super Marco may pilitan na-dash away. Nandito na yung Dragon. Hinahanap ang player si Cartesi. Maamot pa kagila. At si Sanford isama mo na rin. Parating dito si Benny Cutie at si JP. Si Sanji medyo mahihiwalay sa kanya. Benny. Pero sakit na mga pre-hit. At aalis muna ang dalawang kupunan. Lamang sa shove ang Liquid Echo. Pero ang Falcons AP Bren, alam nila yung capability ng lineup nila with the Dragon Form na kanina wala. This time nilaban nila yon at na-punish ang dalawa sa Liquid Echo. Dalawa ang na-deads. At kinilig na naman ang si Icy. Ang fiancé ni Mr. Pew dahil sa stats ng total assists in the game. Siya nang number one ngayon. 13 seasons na rin naglalaro si idol ng mga kids. Kung tatanungin mo ko ng Anatomy of a Legend, tignan mo lang si Mr. Angelo Kyle Arcangel, a.k.a. PU. Grabe no, 13 seasons. Very consistent international appearances or accolades mga. At lumalaban ulit ngayon for an MPL Grand Finals. Number one in assist, mala Steve Nash, Jason Kidd na pinagsama-sama. 7-7 is the scoreline. It's still a 50-50 ball game for both of these teams. Maghihintay na naman tayo ng 40 seconds para sa Lord. Pwede ka munang magtimpla ng kape. Ikaw na nanonood ngayon. Tawagin muna yung mga tropa, manonood tayo sabay-sabay. This will be a very long series. Yung game 1 pa lang natin, palitan na agad. Akala natin na Falcon City Brenna yung may control. Biglang nakahanap ng opening yung Team Liquid. At ngayon, magkakaroon ng second Lord natin kung saan available lahat ng spells. Yeah. Available lahat ng ulti. I take note, last time na nakita natin yung laban na to, yung agawan ng Valentina and Novaria, ang usually na nanalo sa late game ang ay Novaria. Kasi may poke capability. Ayan, oh. Ang sakit. Yung the starter of the star. The star shatter poke. Shatter of the stars. Oo. The stars of the shatter. Ang tawag dyan sa nang caves, guhitan mo. Guhitan. Para naman sa Falcon AP Bren, meron sila itong barats. Ang pwede kasing gawin ng isang barats, gamitin yung kanyang ulti para dun sa Fredry para hindi makaretry. Tapos yung makakampi niya yung i-hit dun sa, sa Lord. Okay. Tapos siya na lang yung magre-retry. Nako. Speaking of Lord, itutuloy yata at hindi i-reset. Astral Echo ginamit na ulit. Pero mamupunta pa rin kay Cardini din ay Lord. Look at Super Marco. No, pinagkalmot-kalmot lang. Dito ni Very Cutie at hahabuli pa nga dito si Few sa may madalikod. Makakamalitan at mahanap pa nga dito. 3 players down para sa Falcon Safety Bren and Team Liquid Echo. Meron pang Lord. Namayagpag yung tapang ni Carlito the Great. Apat ang wala sa Falcons AB Bren and Team Liquid. Sumisigaw na naman ang kanilang mga fans ng Endaball. Endaball na nga yata dahil meron silang minion wave. Maghihiro pa nga bago mag-tower lock dahil gusto nila nakuhanin ang game number one. Kinalmot ni Benny Cutie yung pace. At doon mo nakita ang isang straight na pagbasa after one crucial...